Sa video ng PNP Regional Special Operations Unit PRO-10, makikita ang ginagawang pagbubura umano ng mga expiration date ng iba't ibang brand ng biskuit sa Misamis Oriental. Matapos mabura, nilalagyan daw ito ng bagong expiration date para maibenta. Nang makakuha na ang pulisya ng search warrant, sinalaki na ng RSOU at FDA ang target area sa Barangay Patag, Opol. Tumambad sa mga operatiba ang kahong-kahong assorted na biskuit. Nang ilan nakatago sa second floor ng bahay. Narecover din ang ilang gamit na pambura, pangtatak at pagre-reseal ng mga tinamper na biskuit. Sinatamper nila yung mga ano niyang biskuit na yan, yung sabi natin expiration date. Ang nakakabahala dito dahil ginagawa nilang 2 years pa ang expiration. So kung halimbawa 2020 nag-expire, 2000 dagdagan ulit nila ng 2000, magiging 2022. So 2 years mong kinakain yan sa market na yun pala ay wala na, expired na. Napaka-hazardous po ito pagdating sa ating kalusugan. Sa hiwalay na operasyon sa Cagayan de Oro City, pinasok din ang isang bahay na may nakatago mga biskuit na pinapalitan ng expiration date. Sa kabuuan, umabot sa 370,000 pesos ang halaga ng assorted na biskuit ang nakumpiska. Arestado naman sina Julius Razo at Judith Sumagya na nakaharap sa reklamong paglabag sa FDA Act. Lumalabas sa investigasyon na ang ilan sa mga expired na biskuit galing sa Metro Manila at dinadala sa Mindanao para mapalitan ng expiration date para doon maibenta. Knowing very well that expired na nga, so ibig sabihin hindi na fit for consumption, and then ibebenta pa natin, especially sa mga kabataan. We will continue to run after them because really, we cannot allow that this kind of food will go into the market. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng mga inaresto. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.